Tinapay at Palawan. Alam mo, kung tatamad-tamad lang kayo, umuwi na lang kayo. Nakakaya naman sa mahal nating senyorito. Alam mo, Poy, kung di mo kaya yung trabaho mo, umalis ka na lang. Di naman kayo kawalan eh. Nakakasira kayo ng araw. Sinapok. Poy, bakit nagtsatsaga ka niya kaya po? Kung ako sa'yo, alis na ako dito. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho, Edgar eh. Ako na lang nagtatrabaho sa amin. Sa ako na lang inaasahan ni Amati na. Hindi sila pwedeng biguin. Sa mabait naman yun si Apok. Baka mainit lang yung ulo niyan. Mabait? Kulang-kulang nga pinapasahod sa atin yung mabait. Wala ka, tara. Trabaho na tayo. Boy! Gar! Gar! May sulat yung pinsan mo. Galing Maynila. Boy! Magandang balita. Poy, mag-iingat ka sa Maynila. Ibang Maynila sa probinsya. Poy, mag-iingat ka. Lagi kang susulat dito. Tay, panandalian muna ako mawawala. Ingatan niyo yung sarili niyo, ha. Si inay at sila kuya muna ang bahala sa inyo dito. Yaan nyo tayo pagbalik ko. Siguradong gagaling na kayo. Kasi makakaipon na ako doon. Tay, alagaan ko itong binigay nyo. Ito yung magsisilbing lakas ko para lumaban dun sa Maynila. Tay, ingatan nyo yung sarili nyo, ha. Hey. Poy, anak, mag-iingat ka sa Maynila, ah. Kung tutusin, hindi mo naman kailangan umalis, eh. May trabaho naman tayo dito sa bukid. Nay, mas maganda ang trabaho sa Maynila. Mas makakaipon ako dun. Tsaka, mas madali ang makakatulong sa inyo ni Ama. Sige, anak. Basta lagi ka mag-iingat doon. Kung saan ka masaya, susuportahan ka na lang namin. Pero wag na wag mong kakalimutan sumula. Para alam namin kung anong nangyayari sa'yo sa Maynila. Okay, mag-alala, Nay. Hindi ako yung bigo. Hoy, naghihintay na si Edgar sa labas. Nakakuha na siya ng tricycle. Nay, alis na ako, ah.
Atensya, ma. Kuya. Oo, Poy. Atensya nanay at si tatay, ha. Alis na ako na, ha. Mag-ingat kayo, ha. Yardo. Alis na ako, ha. Kaya, sa mga oras na yon, halong lungkot at sabi kong nararamdaman ko. Ingat, Tol! Lungkot? Dahil ngayon lang ako mawawali sa pamilya ko. Pagkasabik. Dahil matagal ko ng pinangarap makatapak sa lugar ng Maynila. At alam ko sa sarili ko na hinding-hindi ako mabibigo sa pagbalik ko. Para tupadin ang matagal ko ng hinihiling. Ang mabigyan ng magandang buhay si Ama at si Ina. Balik na. Alam mo, Poy, tagal-tagal mo na dito, di ka pa sanay sa mga ganong customer. Masyado kasi itong bibo si Poy. Dong, sakit na siya po. Matataiga. Marami sira dito, you know. You know. Asal tibok ng puso ko? Oh, hey, Brad ka! Puno ang langit pang gateway at kinamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y napapaliw. Uy, kamusta na kayo? Laki mo na yan. Dati hanggang dito lang kita. Talaga. May bago pa kang chinelas dyan. Medyo luma na kasing chinelas ko sa bahay eh. Marami dyan, oh. Sige, tingin ka na lang. Poy! Pakiasikaso nga sila. May bago ba kang chinelas dyan, yung sandals? Puno may ang bago ba kang sandals? Between, kuya, sabi ko sandals. Ah. Pwede pa tingin nun? Sa iyong tingin, ako'y nababaliw. Giliw bagay ba? Sa awit oo, bagay. Oo, bagay. Ito, bagay tayong dalawa. Ibigan mo. Sige, next time na lang ako bibili. Uy, dito na kami. Sakto, sakto. Ah, hatid ko na kayo. Sakto, magsasara na kami. Oh, kamabukas lang magsasara agad. Di ba magsasara na tayo? Baga tayong pinapauwi ni Kuya. Maaga pala, wala nga palang pasok ngayon. Uwi na kami. Saan ba kayo mauwi? Sa binangonan pa. Sakto, sakto. Doon din ako eh. Uy, anong? Doon, lalakad lang tayo pauwi, di ba? Di ba sa binangonan tayo nakatira? Kakalipot lang natin, di ba? Ah, oo nga pala. Kanina. Kanina lang. Kaya na kaya? Sure ka. Ano dyan? Kulado ka? Hindi naman si Poy. Oo nga. Ingat, Poy! 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 Gitara mo! Ay, pucho nga pala. Tol, kayo mo nang bahala dito, ha? Problema! Ha? Kami nang bahala dito. Salamat, ha? Mag-ingat ka, yung gitara mo! Poy. Isa kayo, Flor, no? Ah, oo eh. Hindi ba ako mandigo, Flor? Hindi ba siya nasabi ni Dong? May boyfriend na ako. Wala naman sa akin yun eh. Basta ang importante. Alam ko na ako yung mas karapat dapat. Alam mo sa akin ko? Bukas fiesta nung sanuan eh. Oo. Hindi kayo dun. Parang taga to. Diba, Flor? Hindi, okay lang yun kay Flor. Parang ano to? Bukas. Tagal mo na pa ng kaibigan si Dong? Oo, dati pa. Sir, bukas ha? Oo, sige. Uy, Poy, uwi na kami ha. Nauras na kasi. Bukas ha? Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko nung mga oras na nakita ko si Flora. Parang tumigil ang oras at lumamig ang mga hangin kasabay ng malakas na tunog na nanggagaling sa puso ko. Pero
Pero isa lang ang alam ko. Madaling nahulog ang loob ko kay Flor. May talent ka pala eh. Ha, hindi. Pero sa akin ito ng papa ko eh. Nung wala pa siyang sakit. Pero marunong ka ah. Diba? Salamat. Flor. Maraming salamat ah. Kasi pumayag kang makasama kita ngayon. Wala yun. Ano ka ba? Parang nagkutom ako. Nakakagutom diba? Nagkutom ka ba? Oo, be. Gutom na nga ako, be. Sige. Siglit ah. Bili lang ako. Anong pabiling dalawang biskuit? Hindi ba naawasan niya? Gusto niya. Salamat. Gusto niya daw ako. Pare-pares lang ng mga lalaki. Sinabi mo pa. Ah, biskuit. Ay, thank biskuit. You. Thank you. Thank you. Ay, nauuhaw ako. Coke, Coke. Soft drinks. Siglit lang ah. Ilusin mo ah. Anong dalawang soft drinks? Thank you. Soft drinks. Soft drinks. Ay, thank you. Ay, thank you. Thank you. Kuna. Ay, wait kasi parang nasi-share ako eh. Share lang kami ah. Diba, share tayo? Ah, oo. Share lang kami. Share lang kami ah. Wait mo kami ah. Tengo kayo dito ah. Okay. Yung siya. Mga sumuway niya. Tara, madali. Naghintay. Pasensya na po, ya. Kailangan ko na talaga kasi umuwi eh. Pasensya talaga. Sarap mo na. Sino ba yun, ha? Ryan? Kofer. Kulit niya eh. Alam ko na, ikipagkaibigan ka na sa mga dugyutin eh. Ano ba? Hindi no? Kasama yung boy pa rin na may kotse. Ha? Ano ginawa mo? Malis ako. Wala naman akong karapatan. Kaya... Ayun. Ako, boy. Tingil-tingilan mo yung babae na yan. Tindihin mo na lang yung pamilya mo. Oo nga. Hindi naman nakakalimutan si Matin eh. Pero kuya, lakas ng tama ako dun eh. Okay lang naman mahal ka eh. Pero siyempre, unahin mo muna yung sarili mo. Tama. Salamat kuya. Kaya mo. Hindi ako susuko. Hindi ako madaling sumuko. Mahal ko na kasi si Flor eh. Kaya ramdam ko. Mahal agad? Oo eh. Eh yung nararamdaman ko eh. Basta, hindi ako susuko. Pinaglalaban yung pag-ibig, di ba? Sabi niya na. Kaya, hindi ako susuko. Edgar, sama mo bukas ha. Sundin natin si Flora. Sige. Gar. Oh, sige. Mm. Yeah, tumuna ako. Kaya, tumuna ako. Tayo lang ako. Tayo na ako eh.
Ito, tol, wala. Gawin mo dyan. Wala ka sa pamilya ko. Nakapadala mo na nakaraan. Kapadala ka naman. At hindi. Kailangan ng pamilya ko to eh. Aba, paano yung mga pangailangan mo dito? Bakit? Sagot naman tayo ni Kuya. Pagkain natin, trabaho natin, pati nga tirahan natin eh. Swerte nga tayo eh. Mas kailangan ng pamilya ko to, Edgar. Pang-classic ah. Ako po. Ah, magpapadala po sana. Tagal naman nun. Sigurado ka ba dito dadaan yun? Oo, dito lagi dumadaan yun eh. Tagal naman nun. Diyan na naman yung stawag ko naman eh. Tiyaw mo siya? Kul-kul talaga niyan. Inis na ako dyan eh. Hi, Poy! Ayun na, nandiyan na. Lor! Lor! Ito na kayo. Sige. Ano mong gigitbit niyan? Buhatin na kita. Eh, sira ulo. Lor! Nakuwi ka naman ba ng maayos ka gabi? Lor! Teka lang ha. Nakalimutan ako kay CJ. Wait lang po na. Mamaya kita kayo. Bye-bye! Oh, sige, sige. Ingat ka ha. Sandan mo na. Okay, sandan ko na. Tulis talaga ni Edgar. Tara na, Boy. Pansin ko lang, Boy. Bakit parang lagi mo nilang gitara mo? Ah, ito? Ibigay kasi sa akin ng tatay ko ito eh. Kaya importante sa akin. Eh bakit mag-isa ka lang dito? Anong ginagawa mo dito sa Maynila? Tatrabaho ako dito sa Maynila kasi kailangan namin ng pera eh. May sakit kasi si Amay, na-stroke siya. Pero masaya ang buhay sa Dipolog. Simple ang buhay. Tsaka malayo sa gulo. Dito lang dito sa Maynila. Imiss ko na nga si Matsine eh. Pati yung mga kapatid ko. Hindi sila nawala sa isip ko eh simula nung malis ako dun. Kaya yun. Ay, naku po eh. Kailangan ko na pumasok. Kano ba? So, paano? Salamat sa oras, ha? Lord. Okay lang ba na sundin kita mamaya? Sige. Ikaw bahala. Salamat, ha? Sige. Lord, ingat, ha? Love you. Nakita mo yan? Tingnan-tingin sa akin. Tingnan mo, lalapit sa akin yan. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan-tingin sa akin. Excuse me. Hindi lang kayo tagatagpos. O din. Gusto pala. Tara. Alam mo, pogi. Mukhang pitbull, uy. Tingnan batok mo. Ano nga din siya, Ben?
sa kanya. Tapos, nakita ko siya, may kasamang iba. Mas marami pa naman lalaki dyan eh. Tama na, ayaw mo na siya. Please, pwede iwanan mo muna ako mag-isa. Sigurado ka ba? Iwanan mo muna ako mag-isa. Titext na lang kita. Sige ah. Wala na ako, bye. Uy, siguro, umiiyak ako. Lord, na may problema ako, Lord? Ano ba? Uy, pati iwanan mo muna ako mag-isa? Lord, baka kasi, baka makakas... Ano ba ako narinig? Di ba sabi, iwanan mo muna ako mag-isa? Lord, umiiyak ka kasi. Nag-aalala ako eh. Uy, wala ka nang pakialam doon kung umiiyak ako. At kung anong problema meron ako, wala ka na doon. Lord, ano ba? Di ba sabi ko gusto mo pag-isa? Tigil-tigilan mo na nga ako, Poy. Pwede? Di ka ba nakasiwa sa itsura mo? May palengke ka. Dugyot mo. Tignan mo nga. Mga snatcher sa kanto. Huwag mo susundan, ha? Nakakahiya ka. Para akong sinakluban ng langit at lupa sa mga narinig ko kay Flor. Pero imbis na mawala ng pag-asa, ginawa ko ang isang hakbang na kahit kailan sa buhay ko hindi ko pa nagagawa. Bes, parang lungkot-lungkot mo. Sino na namang iniisip mo? Si Lucas yan, no? Hindi. Naku, pabayaan mo na yung babaerong yun. Psst. Hindi naman kasi si Lucas yung iniisip ko. Sino? Si Poy. Si Poy? Nakakahiya kasi ako eh. Kasi, isang gabi, kung ano naman sa katasalita sinabi ko sa kanya. Oh! Eh, ang bait-bait kaya niya sa akin. Tapos sasabihan ko siya ng ganun, diba? Hay, naku, Flor! Ang bad-bad mo, nakakainis. Oo nga. Pero alam mo, Flor, ang bait-bait ng taong yun. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganung tao eh. Tsaka, tignan mo, sa kabila ng mga pinagagawa natin sa kanya, nandiyan pa rin siya. Diba? Siguro mahal na mahal ka talaga. Tara, baka malate na tayo. Tara. Kuya, pagbili ng RC. Oh! Bilis ah. Ganun talaga. Pag bagal-bagal ka, mauna ka ng iba. Sige. Boy, sukli mo. Salamat. Ingat! Diba? Sipo yun? Sipo yun ba yun? Uy! Kala ko hindi mo nakasusuntin eh. Hindi ako si Koy. Sino si Koy? Ay, pangit. Sorry. Kala ko ikaw ang kaibigan ko eh. Lord! Pige, rapid day.
Hi, hi. Pogi mo rin. Lord. Siyempre. Pasensya na ng isang gabi ah. Kung maulit ako ah. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kaya, pasensya na. Ah, wala yun. Dapat nga ako mag-sorry sa'yo po eh. Kasi, kung ano naman sa katasalta sinabi ko sa'yo eh. Sorry po eh. Wala yun, Flor. Naintindihan ko naman eh. Siguro may iniisip pa lang ng gabing yun. Pero, naintindihan ko naman eh. Flor, okay lang ba na imbitahan kita? Gusto lang sana ako ipakita sa'yo eh. Kung okay lang sana. Ako? Sige na, bumahay ka na. Huwag ka na lang mag-inapit eh. Oo, sasama siya. Saan ba yan? Ito lang yun, malapit lang. Okay lang ba, Flor? Sige. Isip. Pag namimiss ko yung pamilya ko sa Depolog, dito ako sumisigaw na baka sakali naririnig nila. Kaya dito ako tali nila, Flor. Kasi baka sakali mamiss mo rin ako eh. Ah, sandali lang. Pinaprint ko lang to sa computer shop eh. Ito ako nung wala pa sa buhay ko. Yung mambubukid pa lang ako sa probinsya namin. Tapos, pumunta ako ng Maynila. Nakilala ko naman yung babae magpapasaya ng buhay ko. Ikaw yun, Flor. Tingnan mo. Ganda-ganda mo. Wala kasi akong picture na magkasama tayo. Kaya bala ko sana, pagdidikitin ko na lang sila. Kito. Yeah, flowers for you. Sweet! Bakit ipil-ipil? Para kahit saan makikita mo ako. Kasi naman! Turuan mo naman ako mag-gitaro. Gitara? Sigurado ka? Oo naman. Sige. Diyan naman to eh. Basic ng chords ng gitara. G. O, syempre, pag nakuha mo na yung chords na yan, syempre, mag-i-strum mo ka. Pero syempre, yung mas mahalaga pa bukod sa chords at strum. Ano yun? Yun na yan. Pagtugtog mula sa puso. Ah, teka lang. Pera mo ng gitara. Lord, pwede ba kitang tugtugan? Oo naman. Pasensya mo na, hindi kasi gagandaan yung boses ko eh. Pero galing naman sa puso to eh. Kaya, para sa ito. Nagtagal, mas lalong nalapit ang loob ko kay Flor. Halos araw-araw kami magkasama at halos araw-araw din ako masaya. Hanggang sa pakiramdam ko, unti-unti na din nalalapit ang loob ni Flor sa akin. Ayokong sabihin sa sarili ko na mahal na niya talaga ako dahil ayokong umasa at mabigo. Pero kahit ganun pa man, wala akong ibang inisip kundi si Flor. Kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Sobrang gaan pala sa pakiramdam pag umiibig ka. Palagi kang masaya. Parang wala kang pakialam sa problema. Kaya kung ako tatanungin, isa lang ang sinisigaw ng puso ko. Para sa'yo. Thank you.
malaman mo na seryoso ako sa'yo. Tsaka handa kong ibigay lahat pag dumating na yung araw na kaya mo na rin ako mahalin. Sa isang munting harana, puno ang langit ng between. Paano nga bulit itong room sa lahat? Hindi ko may paliwanag ang saya na nararamdaman ko noong mga araw na yun. Ayun din yung unang beses ko na sila ay nangiti sa labi ni Floro. Ngunit sa sayang nararamdaman ko noong mga oras na yun, isang balita naman ang labis na dudurog ng puso ko. Taglit! Bato, kapatintay. Oo, tama na, huy. Ikaw ba si Poy de la Cruz? Hindi eh. Nasaan si Poy de la Cruz? Bakit? Nasaan nga si Poy de la Cruz? Bakit nga? Eh nasaan nga si Poy de la Cruz? Bakit nga? Eh nasaan nga si Poy de la Cruz? Bakit nga eh? Telegrama. Oy! Pirma. Baliw! Basta nakaulo to ah! Oh, gar! Sulat daw, galing di Bolog. Sina? Labis kong ikinagulat ang mga nabasa ko nang mabalitaan kong patay na si Ama nang wala ako sa tabi niya. Ay, paano yan? Di pa ako nakakapagpasa. Naku, okay lang yan. Pasa mo na lang next. May assignment tayo. Ba't di kayo pumasok? Hinahanap kayo ni Ma'am. Nakakainis kasi yung nanay ko eh. Di na naman ako binigyan ng baon. Uli, di na naman ako nakapasok. Bakla maiba ako. Kamusta na kayo ng jowa mong tindero? Baka siniseryoso mo na yan ah. Ha, Flor? Seryoso mo yun? Hindi, no. Alam nyo naman yung dahilan ba't ako naikasama dun, di ba? Kinagamit ko lang siya para pagsilosin yung tarantado kong ex. Tsaka, di ba, alam nyo naman yun? Si Lucas lang naman talaga yung mahal ko, wala na iba. Baka mabalitaan na yung buntis ka na, Flor, ha? Ha? Hindi, no. Nakapitan nga yung kamay nun, hindi ko maatim eh. Tapos papabuntis pa ako. Ano ba kayo? Sus! Baka sa susunod na araw eh, palikik win ka na rin. Hindi, no? Sus, talaga lang ha. May assignment tayo to deadline. Alam kong mali ang mga nasabi ko ng mga oras na yun. At alam ko rin sa sarili ko na walang katotohanan lahat ng nabanggit ko sa mga kaibigan ko. Sa mga klase mo. Ay, ginagamit mo lang pala ako para pagsilosin yung ex mo. Dor, sana hindi mo na pinabot dito eh. Masakit pala. Kamitin ang sarili mo, minamahal. Dor, ginawa ko naman lahat ah. Ginawa ko lahat. Lahat na kaya kong gawin. Lahat na kaya kong ibigay. Ginawa ko. Kahit pagmukhain mo akong tanga.
wala na sa akin yun. Kasi mahal kita. Mahal kita. Tapos, nalalaman ko lang na gamit mo lang pala ako. Uy, baka nakakalimutan mo. Walang tayo. At saka, alam mo naman, di ba, na si Lucas lang yung mahal ko. At wala nang iba. Tapos, sasabihin mo sa akin na hindi mo alam na ginagamit lang kita. Wala ba? Siguro tangalan talaga ako. Pero Flor, umasa ako eh. Umasa ako, diba, ng araw. Mamahal mo rin ako. Mamahal mo rin ang tulad ko. Tulad ko? Sa tulad ko, natindero lang sa palengke. Umasa ako. Ngayon, wala na si Ama. Ngayon, ikaw naman. Nang umasa. Change na pero, change na. Hoy! Dahil sa pangyayaring yun, nawala si Poy. At ilang linggo na rin na hindi ko siya nakakita. Si Ama. Naalala ko pa dati, nung bata pa ako, tinuturoan niya ako mag-gitara. Ama, kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Ang daming alalahan ni Ina. Ako nang bahala sa kanya. Uy, tara na, alis na tayo. Okay, kuya, sunod na ako. Ngayon ay sunod na ako. Pero isang traheza ang di inaasahan ng lahat. At isang dagok din sa buhay ko at ni Poy na habang buhay ko palang dadalhin. Hey. Pagkatapos ng nangyari kay Poy, nag-iiba na ang kinikilos niya. Hey, baka siguro kulang lang sa tulad. Ayos na ako na eh. Pagpahin na ka na lang muna siguro. Kailangan ako sa bukid na eh. Sige na, huwag kang magaling na kami makapasok na. Sigurado ka? Oo. O sige, anak. Mag-iingat ka ha? Lord. Mahal kita. Hanggang sa hindi na kinaya ng isip ni Poy at tuluyan na siyang nawala sa kanyang matinang pag-iisip. Nay, wala ba kayo napapansin kay Poy?
Si... Nay, nag-iiba na siya eh. Di kaya nagpapaliw na si Poy? Hindi nababaliw ang kapatid mo! Hindi nyo ba nakikita si Poy? Hindi na normal yung ginagawa nyo. Hindi nyo nagsasalita mag-isa. Hindi naman niya ginagawa yung dati. Nay, si Poy lang naman iniisip ko kasi kapatid ko siya. Dali na kaya natin siya sa mental. Mahal mo lang si Poy, no? Natatakot kasi ako eh. Baka kasi tulad lang din siya ng ibang lalaki. Iiwan ka lang. Pero alam mo, Ja, tama ka. Mahal ko na si Poy. Psst! Ba't di mo sinabi sa kanya yan bago siya umalis? Hindi ko alam eh. Pinangunahan kasi ako ng takot. Siguro, yun yung karma ko. Alam mo, Flor, si Poy nga eh, noong mga panong siya yung pinahihirapan mo, di siya sumuko. Siguro, ito naman yung panahon para ikaw naman yung di sumuko. Maglaban mo yung nararamdaman mo kay Poy. Hingal ka. Pinuntahan ko kasi si Poy sa bahay nila, sa apartment. Tapos sarado na yung apartment, walang tao. Alam mo ba kung saan siya nakatira ngayon? Si Poy? Bakit? Umuwi na sila sa probinsya nila eh. Kala ko naman kung ano ni. O ano, alam mo ba yung address nila doon? Nako, di ko alam eh. Di na sinabi sa akin eh. Paano kaya yun? Sige, oh. Sige, salamat ha. Una na ako. Lord! Ito yung address, oh. Dong, salamat ha. Walang problema. Ingat! Address! Ingat, Lord! Hindi naman ako ha. Poy sa Maynila. Sobrang laki kasi ng pinagbago niya. Hindi siya ganyan dati nung umalis kayo dito eh. Hindi ko alam, Edgar. Pero ang laki ng pinagbago ng anak ko. Simula nung bumalik kayo galing Maynila. Iba na yung kinikilos niya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Nangyayari kay Poy. Kasi pagkakaalam ko lang po. Dalawang buwan po simula nagpunta kami ng Maynila ni Poy. Naaksidente po siya. Nabundol po siya ng sasakyan. Po namin na ito kung sino'y nakabangga sa kanya. Kasi po dali-daling umalis yung naka-aksidente kay Poy. Hindi ko po alam kung dahil dun.
Kasi mahigit 2 taon naman po kami sa Maynila. Wala naman ako napapansin sa kanya kakaiba. Noon ba? May nangyari sa anak ko. Nangyari ko yung buhay. Wala nga nangyayari sa akin, di ba? Ang best ko bang sinasabi sa inyo? Kulit niya. Pwede ka na magganyan eh. Namimiss ko na kasi yung kapatid ko eh. Namimiss ko na yung kapatid kong masiyahin. Yung punong-puno na determinasyon sa buhay po eh. Miss na miss na ito po eh. Miss ka na namin na nanay eh. Matatapos ka pa, di ba? Magiging magaling na gitarista ka pa eh. Uy, oh. Sige, magkumalik ka na sa dati, oh. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na hindi ako nababaliw? Kulit nyo, ah. Ibintangan nyo ako. Mas ka dito. Mas ka dito, mas ka dito. Mas ka dito, mas ka dito. Mas ka dito. Desisyon ko, Edgar. Dadaling ko na sa mental hospital si Poy. Para rin naman sa kanya yun eh. Para sa mabilisan niya ang paggaling. Ayaan niyo, Tia. Kagaling din si Poy. Pagmamahal niyo ang papagaling sa kanya. Sana nga, Edgar. Sana nga. Ako na po, Tia. Tia, siya po si Flor. Magandang gabi po. Ikaw ba si Flor, anak? Opo, tita. Asan po si Poy? Alam mo, Flor, mahal na mahal ka ni Poy. Lagi ka nga kanyang bukang bibig sa amin, eh. Tita, okay lang po bang makita ko si Poy? Gusto pong humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya.
ano? Huwag mo na akong iiwan, ha? Naiiwag mo, Liz, ha? Wala akong kasama. Ito ko lang, ha? Huwag na huwag kang aanis, ha? Hindi ko siya iniwan, hindi ko siya kinahiya. Bagkos, mas minahal ko pa siya at inalagaan habang buhay. Tugtog sa'yo. Turo naman na ba? Oo naman. Magaling kayo nagturo sa akin. Hindi natin alam kung sino at kailan dadating ang tamang tao sa buhay natin. Pwedeng nandyan lang siya sa tabi. O kaya baka nakasalubong mo na, pero hindi mo pa napansin. Pero kung dumating man siya,
Siguraduhin natin na iparamdam ang pagmamahal na dapat ibigay sa kanya bago pa mauli ang lahat. Boy, di mo wala kayong picture, di ba? Siguran ko kayo. Ha? Sige ba? Tagal ko rin hinilingin eh. Para sa'yo Ano ba? Pwede ba tigilan mo na ako? Ano na ako nang mag-isa? Ha? Ano naman ang mag-isa? Ay, pagmukha mo akong tanga. Ano? Ready. Ano ba? Uy, pati iwanan mo na ako mag-isa? Ano ba? Hindi mo ba ako narinig? Diba sabi, iwanan mo na ako mag-isa? Lucas! Ah! Wait. Jenna. Gar! Oh,